Hello sa inyong lahat mga Larbacads. Andito na naman si Cardo Mekaniko at handang magbigay ng mabisang solusyon sa inyong mga sasakyan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga Larbacads ay tungkol sa power or lost power ng inyong mga sasakyan. At nagtataka kayo bakit humihina yung takbo ng inyong sasakyan at mahina yung power ng inyong mga engine. Ano ba naging problema sa inyong mga engine? Bakit siya humihina yung batak niya at saka humihina yung takbo ng ating mga sasakyan? Isishare ko sa inyo mga Larbacads at tatlong pyesa na dapat niyong palitan o linisin para bumalik sa dati ang inyong kondisyon ng inyong mga sasakyan at bumalik sa 100% power ng inyong mga sasakyan. Ito yung dapat niyong linisan na Larbacads at ito yung dapat niyong palitan kung malala na siya o talagang dapat na siyang balitan. Itong una na Larbacads ay ito yung tinatawag na fuel filter ng ating mga engine. Ito yung siyang tinatawag na fuel filter. Ito rin na Larbacads ang nagsusupply ng gasolina papunta doon sa ating mga injector ng ating mga makina. Ito yung siyang tinatawag na fuel filter. Paano natin malalaman na Larbacads kung palitin na siya or mayroon na siyang problema sa inyong mga sasakyan kasi mahina nang bumatak at saka na nag-hard starting ang inyong mga makina. Ngayon Larbacads, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung sira na ba siya or barado na siya. Ang dapat niyong gawin Larbacads para malaman niyo kung barado na siya at dapat na siyang balitan ay ipa-start niyo yung inyong mga engine Larbacads at i-neutral niyo yung mga gear, tapos apakan niyo yung accelerator pedal ng inyong mga gasolina. Accelerator pedal ng inyong mga gasolina, tapos maririnig niyo Larbacads na at saka merong mapipil niyo na nagbabibrisyo ng inyong mga engine. Ito yung sintomas Larbacads na barado na yung fuel filter ng inyong mga engine. Yun ang pinaka 100% na sintomas na ang inyong mga engine ay barado na siya, kinulang na siya ng supply galing dito sa fuel filter ng inyong mga engine papunta doon sa ating mga injector ng ating mga makina. Kaya naglo-lost power or mahina na siyang bumatak, wala na siyang tapang at mahina na siyang tumakbo. Ito yung dahilan na Larbacads kasi barado na at marami ng dumi na nahihigop galing doon sa ating mga tangke ng ating mga gasolina. Ito yung tinatawag na fuel filter ng ating mga gasolina. At kung sa nagtatanong na Larbacads kung saan to makikita tong fuel filter ng ating mga engine or sasakyan. Doon to siya nakakabit na Larbacads sa fuel pump o fuel line ng ating mga engine. Fuel line ng ating mga engine. Baybayin nyo na Larbacads yung fuel na galing doon sa ating makina. Punta yan doon na Larbacads sa ating mga tangke. Makikita nyo ito doon na Larbacads mismo sa fuel line ng ating mga gasolina. Punta doon sa ating mga tangke ng ating mga sasakyan. Doon nyo siya makikita na Larbacads nakakabit doon. Hindi kayo maliligaw na Larbacads pag binaybay nyo yung pipe ng gasolina galing sa makina papunta doon sa tangke ay doon mo siya makikita na Larbacads. Ito yung tinatawag na metal fuel filter ng ating mga sasakyan. Kasi alam nyo na Larbacads, may dalawang uri ng fuel filter ng ating mga sasakyan. Itong fuel filter metal, doon lang ito siya nakakabit sa labas ng ating mga engine. Makikita sa labas at madali lang siyang palitan. Itong pangalawang fuel na Larbacads, ito yung tinatawag na fuel filter ng ating mga gasolina ay nandun doon siya na Larbacads sa loob ng ating mga engine. Nakakabit. Nandun doon siya sa loob ng ating mga engine. Nakasama doon doon sa fuel assembly ng ating mga sasakyan doon siya sa loob. Kaya hindi mo siya makikita sa labas na baka itong fuel pa. Ito yung tinatawag na element ng ating mga sasakyan. Nandun siya sa loob, hindi mo siya makikita sa labas. Kung nagtataka kayo na Larbacads, saan ba nakalagay yung fuel filter ng aming mga sasakyan? Kung nagtataka kayo na Larbacads, pag hindi metal ang iyong fuel filter ng inyong mga sasakyan ay ito yung klaseng filter na
element o para siyang screen, ay sigurado na barkas ay nandun to siya sa loob ng inyong mga tangki ng gasolina, ang inyong mga sasakyan, doon mo siya makikita. Kung nagtataka kayo, yan ang dapat yung tandaan na barkas, may dalawang uri ng filter, fuel filter ng ating mga sasakyan, mayroon siyang element at saka mayroon siyang metal. Yun ang dapat yung tandaan pag ang inyong sasakyan na barkas ay hindi metal yung fuel filter na, ay sigurado na barkas ay nandun sa loob ng inyong mga tangke, nandun yung fuel filter ng inyong mga sasakyan. Kasi mayroon mga sasakyan na ang filter ay kasama dun sa fuel pump assembly. Ito yung natawag mga barkas na fuel pump assembly ng inyong mga sasakyan. Ito yung fuel pump assembly. Iyon ang dapat nyong tandaan mga barkas. Ang pangalawa nyong titingnan na barkas na mahinang ang batak ng inyong sasakyan at nag-hard starting siya, ito yung tinatawag na barkas. Ang pangalawa yung titingnan ay ito yung tinatawag na fuel injector ng ating mga sasakyan o ng inyong mga sasakyan. Ito rin din siya dahilan na barkas na humihina yung batak ng ating mga sasakyan o mahinang tumakbo ang ating mga sasakyan kasi kinukulang siya ng supply ng gasolina galing doon sa ating mga fuel filter ng ating mga sasakyan. At pagbarag na yung fuel filter ng ating mga sasakyan na barkas ay maapektuhan din siya kasi doon siya kumukuha ng gasolina sa ating mga fuel filter apunta dito sa ating mga injector. Kaya ang buga niya sa loob ng barkas ay humihina kasi barado na doon sa ating mga fuel filter. Ngayon na barkas, paano mga api malalaman kung barado na rin yung fuel injector ng ating mga sasakyan? Ito ang api malaman. Pag barado na siya na barkas ay magkukusto siya ng usok sa ating mga tambutso. Magkukulay puti, white smoke sa ating mga exhaust pipe. Kasi alam niyo bakit na barkas? Bakit siya nag-uusok ng white smoke? Kasi nagre-reach air fuel mixture. Nagre-reach air mixture ang ating mga engine kasi nasusubrahan sa hangin na barkas at kunti lang yung buga niya ng gasolina. Kaya pag tiningnan natin yung mga spark plug na barkas ay nagkukulay puti siya. Kasi hindi wala siyang sunog. Alam niyo bakit? Kasi kulang yung spray ng gasolina. Kasi na barkas, sa katagalan itong fuel injector ng ating mga engine na barkas ay magbabara yung butas niya sa loob. Itong butas niya sa loob na barkas, magkakaroon siya ng carbon sa katagalan. Kaya sa katagalan na barkas at hindi natin malinisan ay matatakpan itong butas sa loob at hindi na siya maglalabas ng gasolina. Yun ang dahilan na barkas na magkukust siya ng usok sa ating mga makina kasi puro hangin na lang yung binubuga ng ating mga engine kasi wala na siyang supply ng gasolina. Yun ang dapat nating bantayan na barkas. At ano ba yan ang dapat nating gawin na barkas para mabalik natin sa normal operation ng ating mga fuel injector? Marami tayong mabibili na barkas sa mga hardware na kinatawag na carburetor cleaner ng ating mga sasakyan. Meron siyang lininisin nyo lang siya na barkas ay makikita nyo yung butas sa loob. Meron siyang butas sa loob na barkas na limang piraso. Karayom lang yung laki na barkas, napakaliit lang. Pero yung kung makikita nyo ng butas na barkas at malinis nyo na yung carburetor cleaner, pag lumabas na yung butas na barkas ay ibig sabihin nyo na barkas ay okay na, wala na siyang barado. At pwede nyo nang ibalik sa inyong mga engine at para malaman nyo na barkas na bumabalik na sa tamang operation or tamang takbo o wala nang low-lost power ng inyong masasakyan kasi nasa kondisyon na yung fuel injector ng inyong mga sasakyan. Tandaan nyo na barkas, yun ang pangalawa nyong titingnan kung nang low-lost power ang inyong sasakyan at mahina siyang umaatak at nag-hard starting siya, ay ito yung pangalawa nyong titingnan. Ito yung tinatawag na fuel injector ng ating mga engine. Tandaan nyo na barkas, kung sa nagtatanong at hindi pa alam yung saan nakapwesto itong fuel injector ng ating mga engine, ay magkalapit lang ito na barkas sa spark plug ng ating mga engine. Kung ang spark plug ay nasa gitna ng ating mga engine, doon sa mismong bulb
valve cover ng ating mga engine ay nandun doon sa gilid na barkads. Nakaano sa gilid. May apat na injector doon. Yun ang tinatawag na fuel injector ng ating mga engine. Ang pangatlo kung isisiya sa inyo na barkads na bakit naglo-lost power or mahina ng umatak ang ating mga engine. Kung dumating sa punto na barkas na talagang ayaw na mag-start ang inyong mga engine at cranking lang siya ng cranking, ito na yung dapat niyong palitan na barkads kasi hindi na siya nagsusupply ng gasolina galing doon sa ating mga tangki. Wala na lang siyang magpapump papunta doon sa ating mga fuel filter. Ito yung tinatawag na barkads na fuel filter, fuel pump motor ng ating mga engine. Ito siya nang nagsusupply ng gasolina galing sa tangke, hihigupin niya, ipapasa niya doon sa ating mga fuel filter ng ating mga engine at ang fuel filter naman ay ipapasa niya doon sa ating injector. Yun ang trabaho ng, ito yung 3 packs ng ating mga fuel system na dapat nating bantayan. Itong fuel pump, fuel filter, ito yung fuel filter, saka ito yung fuel injector ng ating mga engine. Ito yung siyang nagpapagana at nagbibigay ng lakas ng sigla ng ating mga engine or makina para malakas siyang tumakbo at saka may laban. Yun ang tatlong pyesa na nagpapagana ng ating mga engine. Itong fuel pump motor, fuel pump filter, fuel filter at saka fuel injector. Ngayon na barkads, paano nga ba natin malalaman kung sira na yung fuel pump motor ng ating mga sasakyan? Ngayon, dito na. Ang dapat natin gagawin na barkads na malaman natin na 100% ay hindi na siya gumagana, buksan natin yung pinto o takip ng ating mga tangki, ng ating mga gasolina. Buksan natin doon, lumapit tayo doon, or kung pwede man natin mapunta sa ilalim ng barkads at masilip sa ilalim, mas maganda ron. Kasi maririnig natin yung tunog ng ating mga motor, ng ating mga fuel pump motor. Ngayon na barkads, anong gagawin mo pag gusto mong marinig ang tunog niya kapunta sa ating mga tunog ng fuel pump motor ng ating mga gasolina? Dapat na barkads may maiiwan doon sa loob ng inyong mga sasakyan at i-on niya yung susi na barkads sa on position ng inyong mga key on position. Tapos maririnig niyo na barkads yung tunog ng inyong mga motor. Gumagana, sikas lang na barkads, hindi siya magtagal. Kaya dapat dalawa kayo. I-on niya yung susi na barkads at pakinggan niyo yung tunog doon sa ilalim ng inyong mga tangki o doon sa mismong pipe kapunta doon sa tangke ng inyong mga gasolina at maririnig yung tunog ng inyong mga fuel pump motor. Ngayon na barkads, kung wala kayong maririnig na tunog ng ating mga or ng inyong mga fuel pump motor ng inyong mga sasakyan ay ibig sabihin na barkads ay dead na yung fuel pump motor, hindi na siya gumagana. Kaya yun ang dahilan na barkads na hindi na siya nagsusupply ng gasolina, kaya hindi na siya nag-i-start, wala na siyang mahihigop na gasolina, kaya ang ating mga engine na barkad o mga makina hindi na mag-i-start kasi wala na nang nagpa-pump ng gasolina galing doon sa tangke papunta doon sa ating mga fuel system ng ating mga engine, kaya hindi na siya mag-i-start. Yun ang ito yung dahilan na barkad na dapat nating palitan. Nandun doon sa fuel assembly ng ating mga sasakyan. Ito yung tinatawag na fuel pump assembly ng ating mga sasakyan. Ngayon na barkads, mayroon akong tip sa inyo bago kayo bumili or magpalit ng fuel pump assembly ng inyong mga sasakyan. At gusto kong makatipid kayo kasi mahirap na ang buhay ngayon. Kung bibili kayo ng fuel pump assembly na barkads ay ang i-advise ko sa inyo na barkads ay fuel pump motor lang ang inyong bibili at saka fuel filter ng inyong mga sasakyan. Kung ayos pa naman yung fuel pump
housing ng inyong mga sasakyan. Ito yung ginatawag na barkas na fuel pump housing. Kasi ang bibili kayo ng fuel pump assembly na barkas, itong buo, isang kabuuhan kasama na yung fuel pump motor at saka fuel pump filter, ay mahal to na barkas. Siguradong mapapakamot kayo sa iyong ulo na wala nga namang kinakamot. Kasi mahal to na barkas eh. Kaya ina-advise ko sa inyo na barkas ay ang bibilihin nyo, kung maayos pa tong housing ha, kung maayos pa tong housing at wala naman siyang problema, kasi ang problema talaga sa ating mga engine na barkas at ang siya ang nagbibigay ng gasolina ay nagsusupply ng gasolina ay ito lang naman na barkas eh. Ito lang yung fuel pump motor ng ating mga sasakyan. Ito lang naman ang kailangan ng ating mga engine para siya mag-start. Ito lang siya. Bakit ba tayo bibili ng fuel pump assembly kung ang sira ng ating mga engine ay fuel pump motor lang ang kailangan, di ba? Mas makatipid tayo lang kung fuel pump motor lang ating bibilihin. Yon ang maganda. Kaya na barkas, kung bibili kayo ng kung sira na inyong mga fuel pump motor, ang bibilihin nyo na barkas ay fuel pump motor lang at saka fuel pump filter ng inyong mga sasakyan para mas makatipid kayo. Madali lang naman po ikabit na barkas pagka naalam nyo yung kung saan nakalagay. Kaya mas malaking tipid sa inyo na barkas kung ang bibilihin nyo ay fuel pump motor at saka fuel pump filter. Sa ngayon na barkats, yan lang na muna ang isishare ko sa inyo patungkol sa inyong mga fuel system ng inyong mga sasakyan. At tandaan nyo na barkats at dapat nyong tingnan kung naglo-lost power ang inyong mga sasakyan at saka nag-hard starting, yun lang ang una nyo titingnan. Fuel pump motor, fuel pump assembly, at saka ito yung injector na tinatawag. Yun lang ang dapat nyong titingnan kung napapansin nyo ay humihina yung takbo at humihina yung batak ng inyong mga sasakyan at saka nag-hard starting. Yun ang dapat nyong titingnan, yung tatlo. Fuel pump motor, fuel pump filter, at saka fuel injector ng inyong mga sasakyan. Yung tatlong na yan, the barkads, at dapat nyong titingnan. At huwag niyong kalimutan ang tabarkas yung advice ko sa inyo. Kung bibili kayo ng fuel pump assembly, huwag na. Ang bibilihin niyo na lang ay fuel pump motor at saka fuel pump filter ng inyong mga sasakyan. Salamat sa inyong tabarkas at sana ay mayroon kayong natutunan sa aking kinishare na video patungkol sa inyong mga fuel system ng inyong mga sasakyan. At hanggang sa muli tabarkas at magsisir pa tayo ng maraming video sa patungkol sa problema ng inyong mga sasakyan at sana narakas at isishare niyo yung video para marami din tayong matutulungan at mag-subscribe kayo na barkas sa aking YouTube channel, Cardo Mekaniko, para marami pa kayong matutunang solusyon or idea patungkol sa problema sa inyong mga sasakyan. Good luck sa ating lahat na barkas at don't be a parts stinger.